Hello guys. So, dito tayo ngayon sa hospital dito sa may Tel Aviv. Pangalan nito is Sheba Medical Center. Ayun, pinakamalaking hospital sa Israel ito. Noong 2019, pang-9 siya na world's best hospital in the world. Tapos noong 2020, naging pang-10 siya. Yan. Best in the whole wide world. Duro nyo, Israel. Isa sa pinaka the best na ano, kasama sa best hospital in the world. Meron siyang ano, 1,580 bed capacity dito. Napakalaki na. Ligo nga ako. First time ko nakapunta dito. Nung unang trabaho ko, pumunta kami dito pero hindi dito mismo sa ano, emergency room, sa ano, sa ibang treatment area kami pumunta. Maluwang kasi itong ano eh, Sheba Medical Center. Tinatawag din pala itong Tel Hashomer eh. Kasi nandito siya sa Tel Hashomer neighborhood dito sa Tel Aviv. Ano siya, bandang southeast ng Tel Aviv. Nga pala, kaya pala nandito tayo sa hospital ngayon. Eh, day off ko kahapon, Biyernes. Nang gabi, madaling araw ng Sabado, laglag si Lola. Umutok yung noon niya dito. Tapos nagkabukol. Tapos tinawag ako, in-inform ako nung ano, yung reliever ko. Sabi daw ni Lola eh, ayaw daw akong ano yun, patawagan kasi nga ayaw niya ako maistorbo. Galit na galit siya sa reliever ko. Tapos yun, kinabukasan tumawag siya. Nakita nung reliever ko na yung may black eye siya. Well, nag-worry na siya. Tapos sabi ko, pupunta ako. At papalitan ko na yung reliever ko. Babalik na ako. Eh, bago pa man mangyari yun, tinawagan na ni Lola yung kapatid niya. Yung kapatid niya, tumawag na ng ambulance. Yun, yung nakita niyong vlog ko dito. Lalagay ko dito sa taas. Yan yung ano, yung kung paano mag i ano, yung in case of emergency, kung ano yung gagawin sa amo natin, ano yung pipindutin. Yan. Tapos yun, pumunta na ako sa bahay, pinalitan ko na yung reliever ko. Tapos tinawagan ko yung ano, yung anak ni Lola. Eh religious yun, pero sumagot naman in case of emergency. Pag religious, sasagot yun. So yun, pumunta ako dito, tapos pinalitan ko yung mga kapatid ng mga bandang alas 8 na. Kasi nga, ayaw din akong paalisin papuntahin dito ng mga kapatid ni Lola kasi hindi rin naman sila aalis. Aalis sila ng gabi. So yun, punta ako na ako dito. Ngayon naman, hindi ako makatulog. Tapos bigla akong ginutom. Eh, Sabado ngayon ng gabi, hindi na nagbukas yung mga tindahan dito. Isa na lang nagbukas yung ice cream man. Bumili akong ice cream tsaka tubig, may flavor. Gusto ko sana yung ano, yung cup noodles. Sarap pag gano, nagpupuyat. Dito pa sa Israel, ang mga hospital, wala silang ano, mga bed para sa mga banta, hindi katulad sa atin. Meron lang sila upuan sa tabi ng bed ng ano, pasyente. Ay, hindi ka makatulog dito. Nandito ako sa entrance ng building. Tingnan nyo. Tapos dito merong power bank na rental station. Ayun. Pero ang alam ko libre dito yung ano eh, charger eh. Ito libre naman yung charger. May mga ano sa saksakan. So dito muna tayo guys ngayon. Kain muna tayo. Busin muna natin tapos kahit tayo sa taas. Baka hinahanap na tayo ni Lola. Nice, ha? The bike is stagnant at home. I bought it. Hi. Good morning, guys. And si Lola pumunta ng CR. Grabe, pinuyat ako. Maligalig.
Ang kulit, magdamag ang kulit. Yan na siya. Finally, we're leaving, eh? Yeah. Plato ba? Malit o lang? Sorry, in the way. Yeah. Yeah, guys. Bahay na kami. Ewan ko kung matutulog ito si Lola. Buhay na buhay eh. Para nakalaya ng kulungan. Inip na daw siya. 1 week na daw siya nandun. 1 week. Isang gabi lang siya nandun eh. 1 week daw. Ay, sana magpatulog ka Lola. Ngayong araw lang. Wala talaga tulog. Ayan. Kaibag na ako. Ah, kakapagod naman. Anyway. Jay, anyway. Alaga, okay si Lola. Wala naman daw, ano, findings. O wala naman daw, ano, yung problema. Wala naman nakita dun sa CT scan tsaka X-ray niya. Kaya pinauwi na rin siya. Yun nga lang, yung iniinda niya yung namamaga. Yun, tapos yung buko, yun, ang laki ng bukol dito. Ayun. Ay, this, salamat sa Diyos, wala naman nangyaring ano, masama. So yun, puntahan ko muna siya. Pupunta sa kwarto niya, baka ano nang mangyari. Tara! The next day. Hello guys, good morning. So, yun, umaga na ng Lunes ngayon. At yun, kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi ano, si Lola ang kulit. Tawag ng tawag. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Pinakwento sa akin paulit-ulit pa. So yun, yun, ang hirap tsaka puyat. Ako kasi pag ano, pagurin mo na ako ng araw, wag basta't wag mo lang akong puyatin. Talagang mawawala yung gana ko talaga. Parang takot ako mapuyat. So yun, umaga ngayon, hindi pa na bumalik yung utak ko sa ulo ko. Ayan, lumulutang pa yung ano ko, yung lumulutang pa yung utak ko. Tapos kagabi, tumayo si Lola. Punta dito sa kusina, hinahanap yung resibo niya, mga resibo daw niya, mga invoices. Sabi ko, anong invoices na, ayun ko kung nag-hallucinate siya o nananaginip siya, bilang tumayo. Eh, natakot naman ako na narinig ko may nagkakalkal siya dito sa may ano, sala. Ayun, tayo ako kagad. Tapos hindi pa niya sinindihan yung ilaw. Ayaw doon niya ako may istorbo. Ay nako. Sabi ko delikado yung ganyan. So, hirap talaga pag may alaga kang ano no. Demensya nung sa atin ulyanin. Kulit ng matanda. Shout out sa mga ano diyan. May among demensya. Ang hirap, hirap pala. Kailangan mahabang pasensya. What more pa kung ano Alzheimer yung amo mo, di ba? Kaya hirap, hirap talaga. Mahabang pasensya talaga ang kailangan, tiis, tiyaga. Kung hindi, talagang hindi ko makakaya, hindi nyo kakayanin dito. Lalo na sa mga bago dito. O mga bagong mag-a-apply dito sa Israel. Kaya tiyaga yung kailangan nyo dito. Tapos puyat ka pa. Tapos iba pa yung mood mo. Yan. Kaya kahapon, naiinis na ako kay Lola eh. Sabi niya, ba't wala kang pasensya na ngayon sa akin? Sabi niya, gano'n. Sabi ko, puyat ako. Eh, pag puyat ka kasi wala, iba yung mood mo. Madali kang mairita, mainis. Kaya yun, pati siya, puyat din, naiirita. Kaya tinitiis-tiis ko na lang. Yun, kahapon eh, ano, naka-ano na tayo nakalabas. Madali lang ano dito paglabas sa hospital, hindi katulad sa atin na dahil pang pinipirma ang clearance, namin pinabayaran.
Dito kasi bayad lahat ng insurance. Pag may insurance ka, lahat bayad. Ultimo pagkain, bibigyan ka pa ng kape, lahat, tubig, libre, lahat. Ewan ko lang sa Pilipinas ngayon, ha, guys. Comment nyo sa baba kung nag-iba na ngayon kasi nagtrabaho ako ng 5 taon sa ano, sa hospital dati. Hindi ganun sa ano, private hospital pa yung pinagtrabahuan ko. Kaya yun, iba talaga yung ano, dito sa Israel. Ewan ko lang sa ibang bansa kasi first na ano, bansa na napuntahan ko is Israel. Kaya manghang-mangha talaga ako dito nung nakita ko yung pagkakaiba sa Pilipinas. Kaya ako, nagbablog din ngayon. Sinishare ko yung mga experience sa inyo. Kaya yun. Yun lang yung mga napapansin ko dito kumpara sa Pilipinas. Siyempre, alam ko naman na Pilipinas eh, mahirap na ano, bansa tayo. Tsaka marami tayong populasyon kumpara dito. Maliit lang din ang Israel. Katiting lang kumpara sa Pilipinas na napakalaki natin ng bansa natin, di ba? Ay, grabe, kailangan kong ano, magpainit pa. Lumulutang yung yung utak ko, lumulutang. Ay, nako. So, dahil dyan, guys, ay magsha-shoutout muna tayo kay Melanie Obnamia. Salamat sa inyong panonood. So, yun, guys. Yun naman na sa ngayon sa ating vlog. At maraming salamat ulit sa inyong panonood, guys. At kung bago ka dito at nakapadpad ka dito, pakiclick mo na lang subscribe button dyan sa baba. Okay, mula po dito sa Israel, ako si Orly Win. Ayan, tukantok pa ako. Litrot, bye!